Guys, welcome to my channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng champurado. So magluluto po ako ngayon ng champurado. Tapos ang gagamitin lang po natin ay ito po, instant na po siya. So ayan po, ito po yung White King. So ayan, gagamit po tayo ng dalawang pack nito. Ayan, kasi masarap po itong merienda sa mga bata kapag maulan po yung panahon. So maulan-ulan po kaya ito po yung ating ilulutong merienda para sa mga bata. So guys, dito po ay makikita nyo po dito yung mga instruction. So ayan. Ayan. Ayan po. Makikita nyo po dyan yung instruction kung paano po siya iluluto. So, let's start na po. Gamitin po tayo dito ng white sugar. Meron po dito 1 cup na white sugar. At meron din po tayo dito na maliit na ebab. So, ayan na guys. Magpiprepare na po tayo ng ating paglulutuan. So, kukuha po tayo ngayon ng isang kalderong paglulutuan po natin. Ating luluto ang kaldero. Tapos guys, meron po kasi kami ito, hot and cold. Kaya kung gusto niyo pong magmadali, pwede na po dito sa hot po tayo kukuha ng tubig. So, maglalagay po tayo ng 10 na baso ng tubig. Kasi ang nakalagay po doon is 5. Every pack po is 5 glass ng water or cups ng water. So, ayan po. Ilalagay po tayo ng 10 glass ng water. So, ayan guys, naka-10 na po na glass ng tubig. So, isasalang na po natin. So, ayan na po. Ang ating paglulutuan, 10 glass na po yan ng water. So, ibubuhos na po natin ang ating instant na champurado. So, after po natin maibuhos sa ating kaldero, hahalu-haluin po natin ito bago po natin isasalang sa ating kalan. So, ayan guys, na-mix na natin siya. So, isasalang na natin siya sa ating kalan. Papakuluan na po natin siya. So, ayan na guys, naisalang na po natin ang ating instant na champurado. So, napakadali lang po magluto nito. Ayan po, naisalang na. So, ngayon po ay maghihintay na lang po tayo na kumulo ang ating instant na champurado. Hintayin po. Mas mabilis na po itong kumulo kasi po yung ginamit ko po na tubig ay yung nasa hot na po, hot and cold ko na po na tubig. So, yung mainit na yung nagamit ko dyan. So, mabilis lang po siya na kumulo. So, kukulo na po yan within 5 to 8 minutes. Ayan. Ayan na po. Tapos, hihintayin lang po natin siya na kumulong-kumulo at lumapot na po. Kasi pag malapot na siya, ibig sabihin po ay luto na po ang ating champurado. Ayan po. At habang naghihintay po tayong kumulo ito, paminsan-minsan po ay ating imimix po. Ganyan. Ihalu-haluin din po natin kasi baka dumikit po yung mga bigas niya dun sa kaldero natin. Ayan. Dumidikit po kasi yan kapag matagal na hindi na siya nahahalo. So, hahalu-haluin lang po natin. Paminsan-minsan. Ayan. Habang naghihintay tayong kumulo siya. From time to time ay ating sisilipin at ating hahalu-haluin. So, ayan guys. Napakadali. Napakasimple lang po ng ating nilutong champurado dahil instant na siya. So, madali lang po itong merienda para po sa ating mga anak. So, ayan guys.
hahayaan na po muna natin siyang pumulo. Babalikan po natin siya mamaya mga 8 to 10 minutes po. Titingnan po natin siya kung ano na po. 5 minutes guys, sisilipin na po natin ang ating nilulutong champorado. So ayan na guys, after 5 minutes dahil mainit na yung nilagay nating tubig. Ayan na po siya, mabilis lang po siyang kumulo. So kung mayroon po kayong thermos at may mainit na tubig, pwede na po yun na gamitin ninyo pang tubig para po mas mabilis siyang maluto. So ayan guys, o diba, ayan, mas mabilis na siyang kumulo. So hihintay na lang po natin na lumapot na siya kasi kapag maluto na po ito ay lalapot na po ang ating bigas dito. So tingnan niyo po siya. Mamaya po ay maluluto na po 'yan. Ayan, lalapot po siya. Ayan guys. So pagpatuloy lang po natin ang ating pagpapakulo. So maghintay pa po tayo ng mga 10 minutes pa po. So after 10 minutes, ayan na po ang ating champorado. So medyo lumalapot na po siya guys. Ayan. So ayan. So ako po kasi gusto kong medyo mas malapot-lapot pa siya. So hihintayin pa natin ng konti na lumapot pa talaga siya para mas masarap siya kainin. At habang hihintay natin siya na lumapot, ilalagay na po natin ang ating asukal. So ay maglalagay muna ako ng mga kalahating cup ng sugar. Subukan mo natin, baka mamaya ay masyadong matamis naman. So halo-haloy na po natin after natin may lagay ang ating white sugar. So kitikman po natin kung ano, kung kulang pa po siya sa tamis. Nasa sa inyo po yun. Kung kulang pa siya sa tamis, ay lagyan niyo na po siya ng, dadagdagan niyo po siya ng asukal. So kung okay na po, ayun po, okay na po siya. Kung okay na po sa panlasa niyo. So medyo kulang pa siya guys, kaya ilalagay ko na po itong isang cup ng asukal. So ibinuhos ko na po lahat yung isang cup ko na sugar. Kasi dalawang pack po kasi ito guys. Kaya yung nakalagay po kasi dun is 1/2 cup. So dalawa ito, kaya isang cup na po ang inilagay kong sugar. Tapos halu-haluin na lang po natin. Ayan. Malapit na yan guys. So tamang-tama lang yung nilagay kong 1 cup na sugar sa 2 pack na instant champorado. Ayan guys. So hintay na lang natin, maluluto na po siya. Konting-konti na lang. Gusto ko kasi siya medyo mas malapot guys. So guys, ayan na po. Sa paghintay po natin ng mga ilang minutes, ayan na po. Naluto na po ang ating instant na champorado. So ayan na siya guys. Ganyan po yung itsura niya kapag naluto na po siya. Ito na po ang ating champorado. Ayan na po siya. Pinatay ko na po ang ating kalan. So luto na siya, kaya ihahain na po natin siya para sa aking mga anak. So ito na guys ang ating naluto na champorado. So yung ating kanina. Thank you.